ano ang dahilan kung bakit po kayo nagduda na baka hindi sa inyo yung baby? Pag nag-away po kasi kami, punta siya rin sa ex niya. Ah, meron siya ex. Opo, tapos balik siya sa akin pag hindi sila okay. Kahit rin po ako, naguguluhan din po. Kaya pumayag na rin po ako magpa-delay. Ibig sabihin, nagkipag-s**t ka sa ex mo. Opo. Pag lumitaw sa DNA na hindi sa'yo to, anong gagawin ba po? Lilet go ko na siya. Sir Romeo, sa oras na lumitaw sa DNA test result na baby mo nga pala ito at hindi sa kanya, anong gagawin mo? Tatanggapin mo pag si Gretchen ay pumunta sa'yo? Negative, sir. Negative. Hindi mo na tatanggapin? Hindi na, sir. Kung talaga pong ayaw niya na, wala naman po akong magagawa. Kasi ganun na lang, ganun doon na lang po. Ganun po talaga yung decision. Papa DNA test ko po yan. Ako na pong bahala. Gastos ko na po. Sige po. First things first, yung DNA test. And then tinan natin ano yung maging kasunod na kabanat. Ito na po ang DNA test result. 99.999% accurate po ito. At ito po ay tinatanggap sa korte. Siyensa po kasi ito. Ma'am, siyempre kayo babae mas nakakaalam. Anong sa palagay niyo ang resulta nitong DNA test? Ang palagay ko po kay Rom Sabasa. Nung una po, kaya hindi lang palagay po mo kay Romeo? Rom Sabasa. Ah, hindi dito kay, ano, kay sir? Hindi po ako nakapagsalita. Dahil sobra po ako na-shock. Hindi, nanonood lang po ako, sir, idol ng ano, Rapitul po. Opo. Hindi ko rin po akalain na mapupunta ako dito. Ah. Tapos, hiyang-hiya rin po ako sa kwento ng buhay ko. Kasi kahit pamilya ko po, hindi nila alam yung problema ko. Kasi okay, katwiran ko po, problema ko to, ako susolusyon. Tama. Pero yung kwento niya po na sa tuwing nag-away kami, wrong po yun. Kasi ang totoosin, tatlong beses po ako nagpunta kay Rom yung Sabasa para ayusin yung pamilya namin. Pinakamatagal po yung 3 weeks para po ayusin yung pamilya namin. Biktima lang po ako ng pagmamahal. Nagluhan lang po ako sa kanilang dalawa kung sino pakikisamahan ko. Mas nanindigan po akong pakisamahan si Ashley kasi po mahal ko. Dahil po, so pareho silang mahal mo? Hindi na po, sir. Hindi, pero nung mga panahong yon, sabi mo, biktima ka ng pagmamahal. May feelings ka kay Romeo. At the same time, mahal mo rin siyempre. Opo. Itong si Ashley. Opo. Pero kung pwede lang sana, kung pwede lang sana magkaroon ka ng dalawang katawan para mapagbigyan silang dalawa, para mga ganun lang dating. Opo. Okay. Pero dahil po sa may anak lang kami ni Rom yung Sabasa, kaya naguluhan po ako. Pero mas pinili ko po to. Tapos nag-usap po kami ni Rom yung Sabasa, nagkita kami sa Jollibee. Alam niya po. Tapat naman po ako sa kanya eh. Ah, pumayag siya na makipagkita kay Romeo Sabasa. Opo, sa bawat mag-chat po kay Romeo Sabasa para po sa sustento ng bata, nag-open po ako sa kanya. Tapos sakto pong nag-aaway kami. Kapag nag-aaway kami, tapos sabi ko, chinat ko si Romeo nang hingi ako ng sustento. Tapos ang daming dahilan ayaw magbigay, nai-stress na naman ako. Tapos sabi niya, oh, nag-aaway lang tayo, mag-chat ka na naman kay Romeo Sabasa. Yun nga po yung napag-usapan dati na kaya nga sabi ko, eh baka naman sinasadya niyo na pong awayin siya para magkakaroon ho kayo ng dahilan na makipagkita kay Romeo. Hindi po. Now, kaya po siya pumunta rito sa amin dahil mahal ka niya. Kaya lang gusto niya malaman kung kanino ba talaga anak yung baby ngayon. Opo. In question. Opo. Pero mahal ka niya po. Kaso ang sabi niya, kung tama pa yung pagkakaalaala ko, sir, kapag hindi sa iyo yung baby, hiwalayan mo na siya. Diba? Yun rin tama po, ba? Tinapat ko na rin po siya pagdating po sa bahay. Sabi ko, kahit hindi pa lumabas kung anong result ng DNA, ako na mismo tatapos ng relasyon natin. Kasi masyado na ako na-depress sa mga nababasa kong mga batikos. Sir, isa rin po sa dahilan kayo ko napunta rito dahil napamahal din nata kayo sa bata na, ano? Kasi tinuring mo na parang iba, hindi na iba. Opo. Masakit nga po yun na gaano po katagal lumaki yung bata sa inyo? Ilang buwan lang po kasi po away kami, pupunta ako sa pamilya ko dahil po wala akong matuluyan. Tapos pag nandun na po ako sa magulang. Ilang buwan, mahaba na rin po ng panahon yun. Kung isang linggo lang, dalawang linggo, madali lang po. Opo. Hindi mo masyado masasaktan ka, pero hindi ganun katagal na bago maghilom. In this case, ilang buwan po? Mga 3 buwan. Mga 3 months po, 3 months. O, matagal-tagal pero mas matagal po na nasa sinapupunan ko pa si baby. Nagsasama kami. Opo. So, ngayon, sir, ikaw, ano sa tingin mo, sir? Sa iyo o kay Romeo? Tingin ko po talaga hindi sa akin. Pero pwede rin sa iyo, sir. Sana po. Kasi nung nag-aaway kayo, siyempre nagsisex kayo. Pagkatapos, bago kayo nag-aaway, nagsisex kayo. Tapos pag-aaway ninyo, pupunta kay Romeo, nagsisex sila. Mm-hmm. So, hindi mo alam kung ano talaga ang natsamba na
Pero kasi iniingatan ko po kasi. Kung kanino galing yung pagkabuo ng bata. Iniingatan ko po kasi gawa nung meron siyang thyroid. Kaya hanggat maaaring hindi sana magbubuntis eh. Mr. Romeo, magandang hapon po. Sir Romeo. Hello sir, happy good afternoon po. Andito na po yung resulta ng DNA test. Sa palagay niyo po, ito pong baby ba ay sa inyo o kay Ashley? Wala naman pong problema kung kanina sir eh. So sa akin may tanggapin po, wala naman pong DNA. At saka posibilidad ko rin naman po yun eh. Wala naman pong problema sa akin po sa akin. So sa kanya rin, ganun sana gawin niya. Tama rin po yan, maganda yun po binitiyo niyo salita. Regardless kung kani kung ano pa man yan, kung halimbawa sa iyo, eh kailangan suportahan mo. Pero kung kay Ashley, dapat suportahan ni Ashley. So yung kapakanan po ng bata ang importante rito ano sa pinag-uusapan natin ngayon. Pero gusto niyo hubang malaman, sir? Kasi andito na pong resulta. Siyempre po, para po matapos na yan. Gusto ko lang po, sir, mapakinggan kung sa inyo pong palagay, ito ho ba ay sa inyo o ito kay Ashley? Sa inyo pong kutob. Sige, sabihin natin 60%, sir. Ah, parang 50-50 po. Yes po, yes po. Sa inyo po ma'am, 50-50 rin ba? Hindi po. Ilan po? 100% na kay Romeo Sebastian. Kay Romeo? Oh. Bakit yung po nasabi yan? Samantalang ito si Romeo, siyang lalaki, siya yung siyempre nakapiling nyo at nakakasiping nyo, nagsabing 50-50. Po. Bakit ikaw sinasabi mo 100%? Tingnan ko muna. Oh! Magugulat tayo nito. Teka muna. Bakit mo nasabi na parang ina-assume mo na agad na 100%? Kasi po ano eh, pag may na ano po, talagang pinupush niya naman pinupush para mabuntis po ako, para daw pong hindi na ako mabalik kay Ashley. Ah, pinupush niya talaga mabuntis ka. Tapos nag-open po siya kay Ashley na hindi ko alam, huli ko na nalaman. Sinabi niya kay Ashley na bubuntisin ko si Gretchen bago mo makuha. Kumbaga tinodo-todo niya. Opo. Para talagang mabuo, mabuntis ka. At mawala na itong si Ashley. Opo. Okay. Grabe pong dusa ginawa niya sa akin. Ba't siya nagdusa? Sinira niya po buhay ko, Sir Idol. Ikaw ang nagdusa o siya ang nagdusa? Ako po. Ah, grabe. Ikaw ang nagdusa. Opo. Nawala pong nakakaalam kung ano pong pinaghirapan ko. Mga pangyayari na, hirap na pinagdaanan ko kay Romeo. Anong dahilan pag kayo po yung nag-aaway? Nagsiselos po siya. Pero nasabi niya naman po na talagang hindi naman po talaga ako gumagawa ng dahilan para mag-away kami at mapunta ako kay Romeo. Dahil wala naman pong pangyayaring gano'n. Pag nag-away kayo, halimbawa ma'am, nag-away kayo kung ano man yung dahilan. Nasa bahay lang po ako. Alis ka? Hindi po. Taong bahay lang po hindi, ako. Hindi, kasabi mo, pag nag-away kayo, pupunta kayo doon kay Romeo. Hindi po. Siya lang po nagsabi noon. Bali, ano lang po, naghihinala po siya. Pero talagang pupunta kay Romeo, di ba? Opo, yun po yung pinupush namin ni Romeo na maayos yung pamilya namin. Kaya bakit kung kayo pupunta kay Romeo noon? Para po maayos yung pamilya namin. Pero hindi po kami nag-aaway ni Ashley. May time pa nga na pinipigilan niya ako, niyayakap niya ako, nagmamakaawa siya na huwag ako bumalik kay Romeo. Tapos bumabalik ka po. Opo. Karoon. So sir, si Romeo sabi niya 50-50, si ma'am 100, ikaw po ilan? 50-50. Sandali, silipin ko na bang sagutin. Parang kalimutan ko natin. Tingnan natin. Sana po, sa akin na lang. Uy! Ano sabi niyo, sir? Sana sa akin na lang. Matutuwa ka kung sa ito? Opo. Ah, ang galing naman yun, sir. So, anong gagawin? Pagkagaling dito, kunya, lumabas positive, magbo-blowout ka, ganun. Wala pong blowout eh. Kaya ako na magbibigay. Opo. Kung ganun. Saan mo ba gusto mag-blowout kung sakali sa ito? Kahit saan lang. Meron ka bang preference na restaurant? May pagkain? Wala. Dalawa yan. Lalabas ka rito, buong kang pagkain, or alak, maglalasing ka. Joke, huwag mong gagawin yun. Joke lang. Oops. Hindi ko alam mukhang, ano bang pinakamalapit na restaurant dyan? May 7-11 din ba dyan? Pwedeng bila ng alak, ano? Joke lang ito. Pinapatawa ko lang siya, pero si sir, gusto ko kasi sir. Malungkot. Gusto ko yung excited na malungkot na stress. Gusto mo talaga sana positive. Sa akin, opo. Siya kasi sir, nagbuhat nung after radyo po, after live. Buhat-buhat niya po agad yung baby. Oh. Siya po ang nagbubuhat talaga ng baby po. Oh, karga-karga mo si baby. Opo, mapagmahal naman po siya sa ano. Tuwan-tuwa po siya sa dalawa kong babae na anak. Kung sakali sir, halimbawa lang kung sakali lang, hindi ko pa sinasabi talagang tapos na salita, eh hindi sa iyo, anong maramdaman mo? Malungkot sir. Tapos? Siyempre, mawawala na siya sa akin eh.
aalis, tuluyan po, putuloy mo ang relasyon nyo? Inaayos naman po namin. Kaya lang, kung hindi na talaga mag-work. Ikaw, ma'am, ayaw mo na rin. Gusto ko pa naman po kasi gusto ko ng buong pamilya. Hindi, halimbawa, sa kanya ito, tuloy nyo yung pagsasama nyo, huwag mo nang kahit kailanman iisipin itong si Romeo. Wala na po, matagal na po yan. Okay. Pero paano, ma'am, kung hindi kay Ash dito? Malungkot po. Ano mangyari? Wala na po, talagang wala na. Split kayo. Pero kahit naman po, kahit hindi naman po sa kanya, kung talagang gusto niya pa, go po ako sa kung tutuloy niya pa. Tingnan ko to. Minsan kasi nahihirapan akong basahin to. Okay. So sir, paano kung halimbawa hindi sa iyo, pero sabi ni ma'am sa pagkakaintindi ko kanina, gusto niya tuloy-tuloy parang relationship niyo. Pinaayos naman po namin nga po pagka kung sakaling hindi na talaga mag-work. Pero para sa iyo, pwede mo ituloy yung relationship niyo? Pwede naman po. Kung maayos pa namin. Okay. Well, pwede ko kayo mag-check-in muna para sport lang. Kung ano man resulta, ready na po kayo. Bakit si ma'am biglang sabay ganon? Kunting higpit naman ang shake-in. Shake-in. Okay, ha? Sport lang. Ito na po, babasahin na natin. Nakikinig si, ano, si Sir Romeo? Sir Romeo, nakikinig po kayo? Ang ganda ng pagkagawa nito, ano? Very accurate ito, yung DNA test ng, ano? Easy DNA. Oh! Sa akin. Nako po! Sa akin. Sa akin. Ano sabi mo, sir? Sa akin. Sa'yo? Sir, anong gusto mo, sir? Dalawa yan sabi kanina. McDo o 7-Eleven. Pag 7-Eleven, may mga alak dyan. Sa McDo, maraming burger. Pagkain yan, burger. Oh, McDo nila, McDo. McDo ang gusto mo. 99.999% ang tatay, sir, ay hindi ikaw. I'm sorry, sir. Okay lang po. I'm sorry, sir. Alam ko excited ka na malaman para sa Sarah sa iyo, kaya lang hindi talaga, sir. At ito po'y accurate to, sir. Ma'am, bakit ka parang parang nakangiti ka, na parang naluluha ka, emotional ka? Ano, ma'am? Anong pakiramdam mo po, ma'am? Hinira po kasi ni Romeo yung buhay ko. Nakailan na siya ng anak sa akin, pero hindi niya mabigyan ng maayos na buhay. Pero dito kay sir, nabibigyan niya ng maayos na buhay? Opo. Sa kanya po ako tumataba. Maalaga po siya sa akin. Eh bakit pabalik-balik ka pa rin sa kanya? Salot pala yun. Isinira niya yung buhay mo. Gawa nung ano, Sir Rapi. Pinalalaban niya yung bata. May anak siya doon. Kasi yung kainaan niya . Pag ano, gusto niya, maayos daw. Para doon sa anak nila. Kaya siya bumabalik. Sir Romeo. Yes, sir. Ikaw yung tatay nitong bata na pinag-usapan natin. At pangalawang anak niya na po ito. At sabi po ni ma'am, sinira mo rin buhay niya. Sir, kung ano yung decision niya sa buhay niya, decision niya yun, at siya yung pumili ng decision na yun, hindi ko po pinakailaman kung ano yung buhay na gusto niya mangyari. Wala pa po kasi kaming anak, po, Sir Idol, talagang patuloy siya pambababae na pambabae kahit nagsasama kami. Kung walang nagsusumbong sa akin sa trabaho, hindi ko malalaman na may babae siya nun, stay-in po kasi siya. Pero bakit mo siya patuloy na ginugusto? Mahal ko po . Wala pa po ko talaga kaming anak hanggat sa nagkaanak na kami. Nagbago lang po siya nung nabuntis ako sa unang baby. Kaya nga, so nabuntis ka niya, tapos ngayon, ito, dumating itong si Knight in Shining Armor na si Sir Ashley, pinaganda niyang buhay mo, and then nagkaanak ka galing kay Romeo, tinuring niya na parang hindi na iba yung anak niyo, bakit bumabalik-balik ka pa rin doon sa bangungot? Inawala na, nagising ka na dapat, di ba? Pero mahal mo talaga siya, yun yung reason. Bakit mo siya mahal? Ano meron? Sa bata po. Dahil sa bata. Opo. Mahirap bang mahalin si Sir Ashley? Hindi naman po, pero naguguluhan din po ako sa kanya kasi yung ugali niya po. Dahil? Palasumbat. Palasumbat versus babaero at versus... Kaya doon po na ano, sasabihin niya palamunin kayo. Hindi naman sasabihin sumbat. Niya gan. Parang may problema. No po. Kaya naguguluhan ka. Opo. Sir Romeo... So, supportahan mo yung bata, tama, kasi ano yun, obligasyon mo. Simula nga po na
Kinuha ko po sa kanya yung anak ko. Hindi na po yan nagsusustento. Sa isang buwan, 2,000 lang po eh. Nagmamakaawa pa po ako sa kanya. Pag nag-chat po ako, ang dami pa namin sagutan. Mamaya na po natin pag-usapan yan. Ibang issue po yan. Dito ngayon sa issue, kasi itong inilapit niyang sa amin, yung para malaman kung anak niya pa o hindi. So ngayon, sir, pero tutulungan namin kayo tungkol sa sustento. So ngayon, anong balak niyo po, Sir Ashley? Bigyan kita ng kopya nito. Kasi ikaw naman lumapit sa amin. At magkakaroon ko ng kopya nito. Ano pong plano ngayon, sir? Gaya po nung sinabi niya, kung pwede naman, kung gugustuhin ko nga daw, magsama kami kahit na hindi akin yung baby. Tuloy pa rin? Titinan ko po namin. Kasi inaayos naman po namin. Ngayon kung di na talaga mag-work, di na po. Pero anong guarantee, sir, kung halimbawa pinatawad mo na siya, sama ulit kayo, kahit na hindi mo anak yan, akoy mo bilang anak mo, e paano kung nagkaroon kayo ng konti problema, pupunta-punta naman ulit siya kay Romeo? Yun nga po yung kinatatakutan ko eh. Yun yun. Well, hindi ako, wala na yung tiwala eh. Kaya nga. So anong guarantee? Yun, tanong mo sa kanya. Ikaw magtanong. Anong guarantee? Pero, pero nagbago naman na siya. Pinatunayan ko po talaga sa kanya na siya yung ano. Kaya lang kasi minsan kasi hindi mo talaga maiwasang mag-. Tanong mo sa kanya kung okay ba sa kanya magbalikan kayo. Ang problema kasi nasusulsulan ka ng barkada mo at saka diba sabi ng magulang mo, huwag mo na akong balikan. Hindi, alam mo sir, it's your decision. Buhay mo to eh. Huwag ka magpadala sa sulsul. Sila ay pwede lang magbigay ng guidance, pwede lang magbigay ng opinion, advice para matulungan ka na makapagbuo ng nararapat na desisyon lalo sa panahon na kung saan gulong-gulo yung isip mo. But at the end of the day, lahat ng mga advices nila, pieces of advice nila, pagsamasamahin mo and then you come up with a decision. At ikaw yon mag-decide. Ano po ang decision? Ano po muna ngayon? Kumbaga, subukan lang po muna namin kung maayos pa. Trial. Opo. Period. Gaano katagal? Sa ngayon kasi nasa ano po sila? Nasa Bulacan. Okay. So ma'am, subuk daw muna? Nung umuwi po kami ng Bulacan, hindi na po siya masyado nagpaparamdam. Kaya sabi ko, tapatin mo na ako, wag mo ako ikulong sa ano, panluloko mo. Kasi ramdam ko na ayaw mo na eh. Ma'am, do not use that word panluloko sa kanya, lalo pa ngayon meron tayong DNA test result. Ikaw po ang nanloko. So, ano ma'am, ang desisyon mo, payag ka na magkabalikan kayo? Opo po, para po sa mga anak ko. Opo. Okay, sir. Matagal naman na po. Ayan. So, subukan ko po. Sige po, ganito ang gagawin natin. Kung talaga yung desisyon mo, sir, pwede naman akong tumawag ng mga taong pwedeng makatulong sa inyo, magbigay ng intervention, magbigay ng advice, shrink, psychologist, yung mga counselor na makapagbigay ng advice kung ano yung nararapat. Relationship counseling, kung tawagin. Isasalong kayo doon. Okay ba sa iyo? Ba ako po magbayad, mag-sponsor? Okay lang po. Okay kasi kasi inaano namin, problema niya kasi ngayon talaga, iniinda niya yung thyroid niya eh. Okay. Yung pinaka-main na problema niya. Pwede naman yun, sir. Pwede natin paggamot. Diba? Importante muna yung relationship kasi itong inilapit niyo sa amin. And then once na naging maayos na, naging matibay na ulit yung pagsasama ninyo, then yung ibang mga aspetong problema, pwede natin atakihin yun at approach. Yung suporta yung sa baby niya ngayon, dapat na aakuin mo, well, dapat magbigay din suporta yung si lalaki, si Romeo, at yung sa ibang, nasaan yung isang yung pang-anak? Nandito na po. Dalawa na po sa magbigay din siya. Si Romeo. And then, yung sunod, yung sakit niya, paggamot natin. Okay? Sir Idol, may tanong lang po ako. Tama po ba yung sinabi ni Romy Sabasa na kapag wala daw po siya maibigay, wag ko daw po siya pipilitin? Eh, paano naman po? Ay, nasa batas po natin yun. Pwede po natin idaan sa korte na para obligahan siya magbigay. Yun nga lang, ma'am, kung wala siyang trabaho. Meron po siyang trabaho. Ayun. Kasi kung wala siyang trabaho, eh kahit na sinabi ng korte, magbigay ka, wala siyang sasakyan, wala siyang ari-arian, walang mahila sa kanya. Pwede wala po po, Sir Idol, na ano. Pero kung meron siyang trabaho, mapipilitan siya. Kung meron ng judgment sa kanya, against him sa korte, mapipilitan siya mag-support. Dahil kapag hindi, may kadalagyan siya. Yun nga po yung pinanganap buhay niya po, yung ano namin, motor. Okay. Again, like I said, ma'am, secondary yan. Umpisa muna natin yung pagbalikan niyo. Okay. Kasi yun naman talaga inilapit. Okay. Ayusin mo muna yung problema yung dalawa, pag ayos natin ito, na-plansya natin, saka natin i-approach yung pangalawang problema mo. Okay?
Two birds and one stone, pero isa-isa lang. Apo. So, okay na. Okay na kayo. Sige, punta ko kayo dun sa kabilang booth. Hanapan po namin kayo ng relationship counselor kung paano mapatibay yung samahan niyo ulit. Everything. Okay? Thank you po, Sir Idol. Salamat po sa inyong dalawa. Thank you. Salamat po. Ito po yung kopya ng DNA test. Hawak niyo na po yan.